sean Philippines, Philippines, Philippines. Yes, Philippines. The new Miss Universe is Filipino. Philippines. 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 Yes, Philippines. Woo! What up, Fabs? Welcome back to another vlog. Help me, help me. How you guys doing? Today, pag-uusapan natin ang Miss Universe 2018. At napag-isip-isip ko lang guys na sana naman next time, pure Pinay yung ilalaban sa Miss Universe. At kung bago kayo sa channel ko, don't forget to subscribe, hit the notification button para ma-notify kayo sa lahat ng mga uploads ko. Yesterday, I post on my Facebook about this and there's a lot of opinions regarding on this topic. So, naisipan ko tuloy i-vlog. So, pag-uusapan natin yan guys. Alam ko na lahat tayo meron tayong kanya-kanyang opinion at nire-respeto natin yung bawat opinion ng isa sa atin. Pero guys, kung papansin ninyo, di ba? Si Catriona Gray is a half Scottish, half Filipino. And I'm also a half Filipino and half German. So, nire-represent niya ang Pilipinas. Yes, of course, she is a Filipino citizen. And marunong siya magsalita ng Tagalog. Pero guys, kung iisipin nyo, papayag ba tayo na lagi na lang na merong kahating dugo ang Pilipino? Diba? So, alam ko napaka-moderno na ng panahon ngayon. Lahat ng mga lahi ngayon ay meron ng combination. Pero guys, this is representing the Filipino community. So dapat sana may kita pa lang sa anyo natin o sa anyo ng ilalaban na Filipinong-Filipino siya. Alam natin na ang foreign blood, pag sinama sa isang Filipino blood, magandang kinalalabasan. Pero, papaano naman yung mga purong Pinay na nagnanais na makalaban o makasali sa isang patimpalak na katulad nito, di ba? So, I'm sure nasasapawan sila or nahihiya sila or hindi sila makastep forward dahil meron tayong mga half Pinay and half foreign. So, I know this is a big competition. But, ano naman masasabi natin dun sa mga pure Pinay natin na meron naman angking talino at meron din angking ganda, diba? So, pagbigyan naman natin sila dahil sila yung talagang makaka-represent ng bansa natin, makaka-represent ng kultura natin, at makaka-represent ng dalagang Filipina, diba? So, kung papansin niyo nga guys, papaano na lang yung mga katutubong mangyan natin na hindi na natin nabibigyan ng pagkakataon. Masyado na tayo nagiging moderno sa panahon ito, pero yung ating mga ninuno or ating mga katutubo na hindi na natin nabibigyan ng pansin. At saka guys, meron nga tayo dibang kanta na tayo'y mga Pinoy, hindi tayo kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Diba guys? Merong kantang ganyan. So, papaano na lang yung kantang yun, diba? So, napaka-moderno na ng panahon ngayon. Andyan na yung mga retoke, andyan na lahat. Pero guys, sana naman ma-represent yung purong Pinay sa isang patimpalak na katulad nito. Kasi makikita natin sa ibang bansa na kung ano man yung kulay nila, ano man yung itsura nila, yun sila eh. Pero tayo, lagi tayo nasasapawan ng mga ibang lahi. Although na ako, may iba akong lahi, pero yun, may pusong Pinoy ako. Pero sa itsura ko, hindi ganito yung itsura ng purong Pilipino, di ba? Tulad ng ibang tao sa ibang bansa, porket may half Pinoy lang or one fourth blood ng Filipino, pagdating dito sa Pilipinas, sinasabi ng Pilipino. Pero pag in-interview, hindi man lang makapagsalita ng Tagalog. Sila lumaki at doon sila lumaki sa kulturang yun. Pero papaano naman yung kulturang Pilipino, di ba? May kita natin, katulad ni Ryan Bang, isang pure Korean, marunong mag-Tagalog, may pusong Pinoy. Pero yung itsura niya, hindi siya Pilipino, di ba? So, bakit tayo magpapasakop sa ibang mga lahi o sa mga ibang lugar na maraming kagaya niyan, maraming kumakalat na mga Amerikano, magaling magsalita ng Tagalog. Pero yung mismong tayo mga Pilipino, pumupunta sa ibang bansa at napapag-aralan natin yung mga lingwahe nila.
So papaano naman yung sariling atin, 'di ba? Papaano naman yung produkto natin? Yung anyo natin pagka-Pilipino na nasasapawa na ng mga ibang lahi, 'di ba? Kasi alam ko napakalawak 'to. I'm not saying na makikipagdebate ako. Siyempre lahat tayo may mga opinion, nirerespeto ko. Pero ito yung opinion ko, guys, eh, 'di ba? Kung mapapansin mo, ang dami mga Pilipino na hindi nabibigyan ng pansin. Alam ko marami diyan na hindi pa na-discover, medyo nahihiya kasi nga nasasapawan ng mga ibang lahi. Pero guys, pagbigyan na naman natin sila ng pagkakataon kasi they much deserve on this kind of situation, 'di ba? Kasi sila yung purong Pilipino. Sila yung purong determinasyon na makakapag-represent sa bansa natin. Gaya ni Manny Pacquiao, 'di ba? Pilipinong Pilipino. Marami diyan, yung iba hindi pa na-discover kasi nga hindi sila makapag-step forward kasi nga mayroong mga half Pinoy or half foreign na sila yung napipili. 'Di ba? Kung hindi basta-basta ang Miss Universe. Sinasabi nga nila, wala naman yan sa itsura, wala naman yan sa kung anong kulay mo, nasa talino yan, nasa paraan kung paano mo sasagutin yung tanong. Pero guys, aminin nyo man o hindi, aminin man natin o hindi, mas napipili yung mga lahi. Kasi they much have personality and they much, lahat eh, nasa kanila na eh, parang perfect na sila. Pero papaano naman yung kultura nating Pilipino, paano naman yung mga itsurang Pilipino na pango ang ilong, na maitim ang mata, na makapal ang labi, diba? So, bigyan naman natin sila ng chance kasi hindi natin alam eh, hindi natin alam kung bakit ganun, diba? Panahon ngayon, masyado nang binibigyan ng pansin, may mga lahi, matatangos ang ilong, yung iba nagpaparitoro nga para lang mapansin, para lang maging maganda sa mukha ng camera. Pero guys, iba yung natural eh. Iba yung purong Pilipino. Di ba nga may kaping puro, barako. Mas masarap, mas maganda ang timpla, mas maganda tingnan, mas malakas ang apil ng puro. Yung post ko sa Facebook, binura ko na lang kasi medyo nagkakainitan yung ibang mga nagko-comment doon. Pero respetuhin na lang natin. Huwag na lang natin bigyan ng negativity or whatever na iniisip nyo na medyo down to earth na. Meron tayong mga kanya-kanyang opinion. So, respetuhin na lang natin yun. Kung ano man yung opinion mo, sabihin mo, i-share mo. Huwag lang yung makikipag-away ka at dumating sa point na, di ba, parang inuusgahan mo na isang tao. This is just opinion na pwede maka-affect, pwede makatulong, di ba? So, ganun lang. Sana talaga merong magkaroon ng pure Pinay. Kasi nung araw nga, 'di ba? Oh, marami pagbabago, hindi mo pwedeng ikumpara yung before sa ngayon. Pero pwede nating ibalik 'yun eh. Pwede nating gamitin 'yun bilang represent na as Filipino talaga. So guys, kung sang-ayon kayo na sana sa next year o sa next time tayo ng pure Filipina na lalaban sa Miss Universe para ma-represent yung bansa natin as who we are talaga, 'di ba? Hindi tayo aasa sa ibang lahi. So kung sang-ayon kayo, give me a like, and kung hindi naman, give me a thumbs down. Kayo nang bahala musga. This is just my opinion. So that's it for today. See you in another vlog.